Good morning, ladies and gentlemen, people of the Philippines. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi. Whatever the case may be. Tuloy-tuloy sa ating PMA Diaries. Video 69? 69 na ba? Yeah, 69. Okay. Para sa iba, ang tense talaga. Nakadamdamin. So, panoorin nyo para maganda. Simulan nyo sa, ano bang video nagsimula? 62. PMA Diaries. Nagsimula ako sa video 62. So, recap. Nagano ako ng tatlong segment. Tatlong vlog, elementary, high school, college. Yun yung preparation ko. Tapos nun, pumasok na ako sa academy. And then, nagkwento ko kung paano mag-survive. Dalawang part yun. Paano mag-survive ang first year na kadete. Tapos, ngayon, ang nagkukwento na ako utik-utik na ng buhay ko sa pagka-plebo. Okay, so last time, sinabi ko yung ano layout, ganun talaga yung kwarto namin, yung 329 talaga ang ano, notorious yun. Tapos nagkasama-sama nga yung mga upper class eh, nag-reshuffle, pero ayun na naman, nandiyan sila sa isang kumpanya, which is Delta Company. Known ang Delta na talagang magan eh. Hindi naman ako mag last time sinabi ko yung mga ano instruments, no, mga persuasion instruments. So tuloy ko, nasa first sem pa rin tayo, tapos noon minamalas-malas na kami, automatic naman yan, lahat minamalas na sa mesol, sigawan, ang ingay-ingay ng mesol eh. Di ka nga makakain ng ano doon, ng maganda kasi ang ingay-ingay, sigawan na sigawan. Para bang ang bingin ng mga kausap kasi nakasigaw lagi. Eh, siyempre, sigaw din ang plebo. Yun, ganun. So, tsaka ako nang magkukwento tungkol sa mga pangyayari sa mesol. So, ito naman, ang kwento ay malungkot para sa akin. Tsaka ano, syadong memorable. So, di ba sinabi ko in one of the vlogs na you anticipate the needs of your upperclassmen, di ba? So, sinasabay ko na yung pagtingin ko ng laundry, sinasabay ko na yung pagsundo ng laundry na ng mga upperclass namin para isang ano lang, isang hagip. But this time, nung paglabas ko sa mesol, dumaan ako sa laundry para to take a peek kung nandun na yung ano, dumating na ba yung mga pinalaba namin. Eh nakita ko, oo, meron na. Pero hindi ko kinuha kasi meron pa akong errand na punta akong komisaryata eh. Parang ganun. Basta ang mahalaga dito, nakita ko na may laundry and then napagsabihan ko, pagbalik ko from the errand, sinabihan ko na yung mga classmate ko sa 329, Bok, meron ng ano, nandyan na yung laundry. So, para kuhanin na namin yung mga ano. Pagbalik ko doon sa laundry room, nawala na yung full dress ko. Pinalaundry ko yung full dress ko eh. Kasi ang guarantee naman dun sa laundry, pagka pinadala mo on a Sunday, dadating siya ng mga Thursday. Wednesday, Thursday, Friday, ganun. Hindi na nga Friday eh. Thursday ang pinaka-latest. So, tama-tama, pwede kong ipadala para ma-dry clean yung ano, yung full dress. Kasi mabaho na eh. Isa lang naman yon. Eh nagpapasukat ako
ng ano kaso mahal. Eh, 700 lang yung sweldo. Tapos noon, nag-ano ko ng para sa white pants, saka t-shirt, sweatshirt. So, wala akong savings pa. So, ang kinakailangan, mag-ipon ulit ako. So, nandun yung sitwasyon ko. Biglang wala yung ano ko, yung full dress ko. Nakita ko na eh. Mali ko, hindi ko kinuha eh. Nakita ko na eh. Nandun eh, oh. Tapos, pagbalik ko, mga isang oras lang ang diferensya eh. Wala na yung full dress ko doon. So, issue siya. De panic time ako. Right away, eh nag-iisa eh. Wala akong full dress na iba. So right away, sinabi ko yun sa Honor Committee representative na yearling, second year, no? Sinabi ko kagad kay sir. Tapos nun, sir, problem. Yung merong kumuha ng full dress ko. Eh, may pangalan naman yun na Enrique. Tapos, di ba sabi ko nga, nakita ko nga dun sa rack ng under Enrique, nandun sa ano, shelf ng laundry room. Hindi ko lang nga kinuha kasi nga merong akong errand eh, na pinuntahan. May order sa akin, isang Aperdas eh. Hindi ko na matandaan kung ano eh. It has something to do with ano, the commissary. Or ano, and then nag-report back ako sa upper class and then tsaka ako sinabi na sa mga mista ko para na may laundry na and then tsaka bumaba. Only to find out wala nga. So pina-announce ang sabi ng Honor Committee Rep, baka ano na mistaken lang na nakuha. So yun din ang tingin ko, baka ano, that's why we had it ano published sa ano noon mess and evening mess na sa items for publication sinabi ng adjutant na brigade adjutant na ano the cadet who mistook the full dress uniform of Cadet Enrique will please return same to the Delta Company CCQ, Cadet in Charge of Quarters. Kasi para kahit hindi na sa akin isole, doon na lang sa ano, sa CCQ, Cadet in Charge of Quarters, the one on duty sa Delta Company. Kasi lagi naman meron per company eh. Aba, ginintay ako, wala namang, walang dumating. Eh ano na, tapos Friday na, nakaw. Wala akong full dress. Lang yan. Buti na lang, yung isa kong mista, si Cadet Kitevis, meron siyang extra na full dress. Extra. May wool siya at saka may gabardine siya. Yung, kasi there was a time na class 82, nag-issue sila ng, nagtipid yung academy, ang ginawa, o wala yata yung supplier ng wool, kaya pinatayan sila ng gabardine na ano na pants saka full dress. So tamang-tama meron si ano Cadet Kitevis pinairam sa akin yung kanyang gabardine. Yun ang sinuot ko, yung gabardine. Eh, okay naman, nakalusot ako sa SI. So yun ang ano ko. Tapos na ano si ano na turn back si Kitevs tapos noon pinamana na sa akin yung ano, yung for safekeeping, pinamana yung ano tawag dito, yung kanyang wool. Yun yung ginamit ko ever since hanggang nag-graduate ako. So hanggang nag-graduate ako, yung full dress ko na original, hindi na bumalik. So, yun yung ano. Naka-graduate siguro yung kumuha nun, ano? Walang ya nun. Walang ya yun. Yun yung may honor system sa academy, pero right there.
Siguro tinanggal yung pangalan ko and then tinapon. Pero how would we know? Eh, yun lang ang marking ko eh, doon sa full dress. May pangalan eh. Eh, I was so trusting na may kukuha. Walang kukuha. Tapos nun, actually, may kumuha na and then tinanggal yung name cloth na nakatahi doon. Nakatahi yun. So, suggestion ko lang sa mga, ano, no, mga kadete. Yung mga kadete ngayon at saka yung mga incoming na kadete. Yung mga ganyang uniform, markahan nyo. Pati hanggang sa loob, hanggang doon sa lining. Yung kay Kitebis, may marka hanggang doon sa loob eh, dito, sa likod. Ang laki-laki, kaganyan. Kitebis, ang laki-laki dito sa may likod. Ang suggestion ko pa nga, you mark it someplace sa loob, sa may manggas, doon sa loob na loob. Kaya baliktarin nyo lang and then tsaka nyo ilagay yung pangalan nyo. Such that kung meron kayong suspect later on, meron kayong marka na kayo lang nakakaalam. Kahit pangalan mo na, lagay mo. O whatever, no? Na marka na ikaw lang makaka-distinguish. So kung meron mang kumuha ng whatever item that belongs to you, nandun yung pangalan. Remember nung I do remember na ano na nung kadete nung plebo pa lang lahat markahan mo may pentel pen markahan mo lahat na brief t-shirt sweatshirt lahat pero ito full dress eh ang marka ko lang doon sa full dress yung ditong pangalan ko eh kaya yun nawala talaga yun and shame on that person na kumuha walang yang yun hindi ko yung malaman kung mista ko ang kumuha o upper class. Kasi I have no proof eh. Ang alam ko, sure na sure ako na hindi nawala sa laundry. Kasi yun yung isang argument eh. Baka naman pinadala mo nawala sa laundry. Eh bakit na single out yung aking full dress? Yung iba na dumating, di ba? At saka nakita ko yung akin nandun eh. Hindi ko nga lang kinuha eh. Yun ang mali ko. Dapat kinuha ko na kagad. Para hindi natukso ko sino man. Well, anyway, thanks to my classmate, Arnold Kitebis, na nakaloan sa akin yung kanyang full dress. Hanggang graduation, yun na yun. Yun yung nagamit ko. Yun yung nagkaroon ng chevron. Sabi ko nga doon sa mista ko eh. Box, ayun na. So, yun na yung ano. Babalik ko yung full dress. It's somewhere in Manila, no? Ewan ko kung saan napunta eh. Kasi yung ano namin, yung yung original house namin was sold already. Ewan ko kung saan napunta yung mga gamit. So, somewhere in Manila. If I go down in Manila, I will have a chance na maano yun, ma-locate yung full dress ko para maibigay ko doon sa mista ako. At least, babalik may chevron. tapos eh, yan yung isang kwento na ang sad, no? Hindi na bumalik eh. Hindi na bumalik yun. Kaya nga, hindi ko nga alam kung upper class ang kumuha o mista ako eh. I have my, ano, my, ano tawag dito? My questions na why would an upper class get a full dress from a plebe? Kasi bago yung full dress. Question mark. Pero, baka plebo rin ang kumuha eh. Baka mista ako rin ang kumuha. Bakit? Nasunog yung full dress niya eh. Nasunog yung mangga sa pagplanche. Wala na ngayon. May SI. Di kinuha yung akin, bago rin, tapos parang palalabas siya na nag-requisition siya ng kanyang full dress. I don't know. Yeah, suspect. But kahit daanin mo sa ano, sa honor committee, wala rin eh. Walang case eh. So, nakagraduate yung kumuha man nun.
And then another sad na experience ko, baril ko naman ang nawala. Baril. Sa ka nakakita, plebo, attend ng SI, walang baril. Ako yun. Ako yun. Ang malangyang yun. Nilinis ko yung baril ko. No? I stayed late in the night, early morning na eh. Talagang nilinis ko yung baril ko. Kasi nga, the previous SI, mga nakakaraan na SI, lagi ako nare-report dun sa baril ko, may kalawang. Tapos may kwento pa ako nakakatawa tungkol doon. Sa next na lang siguro. Tapos, ito naman, then nilinis ko talaga. Properly, talagang pinagtiyagaan ko na linisin. So, happy ako. Di na ako mare-report ngayon. Challenge na kasi sa akin ngayon eh, na zero demerits eh. Kasi nasanay na ako ng ano eh. Hindi bumababa ng ano eh, yung demerits ko, 7, tapos nun 10, 12, 14, yung pinaka the worst, 14 eh. Hindi ko akalain, ito susunod. The worst. O de, nag-bis na ako, nilinis ko, nandun, sa locker ko yung baril ko. Tapos nun, de naligo, de, tapos bis na. Tapos rally na sa pagsusot ng ano ng full dress white, pang SI nga eh. Tapos nung lalabas na ako, nung tinignan ko sa locker ko, wala na yung baril ko. Ay sus, gino. Wala yung baril ko talaga. Eh tapos nun, naglalabasan na lahat. Sabi ko, pusa nga lang, saan yung baril ko? Eh, tapos walang-wala sumasagot. Tapos sa... Wala, no choice ako. Hindi ko makita yung baril ko. Wala doon sa pinag-iwanan ko. Sabi ko, walang yan. Merong ano, may nagpa-prankster sa akin. Merong masamang biro talaga. Gusto kong mapahamak eh. Gusto kong mapahamak. So, umattend ako ng SI. Lumabas ako. Wala akong baril. So, yun. Napansin ka agad yun. Wala akong baril. Saan yung baril mo? Porque man Enrique doesn't know where the rifle of Porque man Enrique, sir. O, gano'n, nasagot ko. Nilagay ko lang sa locker, nilinis ko. Tapos, nung kukunin ko na, maglalabas na ako, wala yung baril ko. O, ayun. Siyempre, yung nag-inspect, yung OC, STO pa naman. Goddamn, where is your rifle? Ganun ako, where is your rifle? Wala akong maisagot. My rifle is missing, sir. No, sabing ganun. Ayun, naging issue pa ako eh. Na-report ako, ha? Na-report ako. Ang ano ko nga, explanation ko sa DR, ano eh. I have no explanation, sir. Yun yung sagot ko eh. And... So, instructions ng ano ng inspecting officer STO, sabi niya, samahan ako ng aking buddy o squad mate na bumalik sa barracks para hanapin. Kasi serious 'yun eh. Losing a rifle is a serious matter. So, hinanap, nakita wala nga sa locker. You know, nakita yung baril ko sa ilalim ng bunks. Sa ilalim ng bunks, may naglagay doon. Pero damage has been done na na-report na ako eh and all that. Samang biro nun. Ngayon again, hindi ko alam kung sino yun. Hanggang sa mag-graduate kami, hindi ko alam kung sino yun. Walang yang yun. Gusto kong matimbog. Gusto kong matimbog. Parang ang sarap isipin kung lihim na inggit, no? Lihim na inggit o talagang plain na... Galit sa akin na ayaw akong pag-graduatein o ayaw akong patapusin sa pagka-plebo ko. Pero mabait ang langit sa akin eh. Kasi nakatapos ako eh. So yun yung ano ko ngayon, itong vlog ko ngayon. Dalawa, isa yung full dress ko na wala, na buti na lang merong
Good Samaritan na mista si Arnold Kitebis, na sadly hindi na siya nakatapos sa academy, pero naging pastor siya, no? But because of his full dress, meron akong may extra kasi siya, kaya meron akong minana at nagamit ever since hanggang sa mag first class, magka-graduate. Si tapos doon yung nag-ano sa akin, yung nag-joke ba? Walang nga yun. Kung upper class yun o miss tayo, napakawalang nga nun. Ano eh, traitor eh. Traitor. Imagine yung may ganong ano, merong ganon na, ewan ko kung nakagraduate yun, kung sino man yun, pero masamang biro yun. Itago yung baril ko. Now, if I am trying to recall, sinong papasok sa kwarto namin bago mag-SI? Eh, lahat nag-BBS. So, nung naligo ako eh, yun yung time na nawala yung, wala ako sa kwarto eh. So, hindi ko alam kung sino yung pumasok doon sa kwarto o sino yung kumuha ng baril ko at tinago doon sa bunks ko. Upper bunks nga ako eh. Doon sa ilalim ng bunks ko tinago. Eh, hindi ko naman kagad makita. So, yun eh. That's why, it's a both sad and happy memory because ako yung plebo na lumabas. Nag-SI na walang barel. Walang yang yan. No amount. First captain. Walang ya talaga. You cannot put a good man down. Yun yung lesson. You cannot put a good man down. Kakampi ko lang ito eh. Pero kung sino man yun, ay nako, malasin talaga yon. Habang buhay, malasin yun. Ay nako. O sige. Next time, ikuwento ko naman yung isa pang tungkol sa... Dami pa akong kwento sa plebo. Gusto ko nga, matapos na eh, para doon ako sa upper class na eh, para enjoying na ba. Marami pang kwento sa plebo. May iba nga, malungkot eh. Iba, nakakatawa na ewan. So, yun lang mga guys. Ang takeaway dito? Wala. It's a game. Enjoyin mo lang. May crisis eh. Enjoy mo lang. Ilan ba yung sabong long gray line ang nawala ng full dress? Wala ganyan. Nawala ng full dress. Tapos kasalanan ko pa, pinadala ko pa raw sa laundry. Eh, walang niya. Eh, lahat naman nagpapadala sa laundry. Eh, bakit naman ako masingle out na kasalanan ko, pinadala ko yung full dress ko? Kaya nawala. Hindi yun eh. Something's wrong. Not with the laundry. Because I saw my full dress there on the rack na nakatiklop properly. No. Kaya nga, something's wrong. Dun sa kung sino man ang nagko-comprise ng cadet corps at that time. Merong isang gumawa noon na kinuha yung full dress ko and then tinanggal siguro yung pangalan na and then ginamit na niya. Yun yung doon. And since I have no evidence because 1,000 cadets eh, anong marking ko? Wala. Ang marking ko lang itong pangalan ko. Eh, kung tinanggal na yun, di wala na. So, kahit makita mo yung pangalan sa basurahan, wala pang CCTV noon. Wala pa lahat. So, nangyayari nung panahon namin yung mga ganong bagay kasi nangyayari sa akin. Hindi ko akala yung mangyayari yun eh. Pero yun.
So forgive and forget, tapos na 'yon, naka-graduate siguro 'yon, baka naging general pa 'yon o baka naging o naging problema pa ng lipunan natin 'yon, I don't know. Basta naka-graduate siguro 'yon. Who knows? So 'yon, 'yun yung kwento. Lalo na yung baril na nawala, no? Tinago lang. What for? Para mag-rat ako? Para ma-report ako sa SI? Kasi nakita na naglinis ako talaga ng pinraperli ko yung paglinis ng baril ko. Happy ako na tapang-tapang ko, pupunta ako ng SI eh. Ah, wala akong report ngayon. Yung pala, sluggable. Going to SI without a rifle, lang yung report yan, no? Sir, I have no explanation. Lang yung yan. So, yan lang. Sad, ano? Sad. So, ang lesson, dapat markahan. Markahan nyo. Hindi enough yung pangalan. Lagyan nyo ng pangalan, at saka pangalan sa lining at saka dun sa loob na loob dito sa gitna, sa may elbow. Pagka binaliktad, para may ebidensya kayo. Wala akong ginawang ganun dati. So, ano, may mga hindi lahat naniniwala sa honor system. So, you have to defend against those kind of people na hindi naniniwala sa honor system na nakakalusot sa academy. Okay? Yun lang. Maraming salamat. God bless everyone. Like, share, subscribe. Huwag kayong magsasawa. God bless.